Welcome back dito sa aking cooking channel, guys. And today, magluluto tayo ng napakasarap na daing na bangus, which is perfect for those who are on the ketogenic or low-carb diet, okay? So, hindi natin ito bibilhin na ready-made. Tayo ay gagawa ng sarili nating daing na bangus, which is making use of keto-friendly ingredients. Now, we need bangus. Now, this is 2 pieces of bangus na nabili ko sa palengke. Large size ito, guys. Okay? Since wala akong makuhang medium size, I opted for the large size. So, sinabi ko kay kuya, kuya, patanggalan ng kaliskis since malaki siya, no? Okay? And patanggal na rin yung hard bone na nasa gitna. So, maganda naman yung pagkakadibone ni kuya. And then, pagdating dito sa bahay, of course, meron siyang maliliit na tinik. Ang ginawa ko, kumuha ko ng tweezer and saka ako binunot yung mga maliliit na tinik para talagang boneless siya. Now, we will use apple cider vinegar, which is about 3/4 cup. We will be using garlic. Hindi natin ito isasama sa pagpiprito, guys, pang flavor lang ito. Now, I am using calamansi juice. This is about 6 pieces of calamansi na pinigaan ko at tinanggal ko na yung buto. Regular sea salt to taste. And then, freshly cracked black pepper. Now, kung gusto nyo gumamit ng Himalayan salt, that's fine, but I'm using the cheaper one, which is regular sea salt. Now, to marinate our fish, I'm measuring the apple cider vinegar in a measuring cup. Tapos, idediretso ko na siya sa ating container na may cover. And dito na ako magtitimpla ng ating marinade, guys. So, paghahalu-haluin ko lang lahat, yung ating garlic, ilalagay ko na dito ng diretso. And then, we will add, of course, the calamansi juice. And then, salt. And, of course, a lot of black pepper. Dahil, mas gusto ko talagang nalalasahan yung pepper sa aking marinade. Okay, after adding all of the ingredients, syempre, paghahalu-haluin natin ito. And kahit meron na akong measurements na ibinigay sa inyo, guys, syempre, tikman nyo pa rin. Kasi panlasa ko ito eh, okay? So, kung gusto nyo dagdagan ng asin, paminta, kalamansi, o suka, bahala na kayo, guys. It really depends on your preference, okay? So, what I'm doing right now, yung pieces ng bangus natin, kino-coat ko siya dun sa ating marinade, okay? So, gusto ko lahat ng piraso ng isda natin or bangus natin na-coat siya sa ating marinade. So, I'm flipping each side and coating it with our marinade. Now, pag tapos ko na ito, saka ko siya i-arrange sa container para naka-flat lay lahat and nakaayos lahat. And saka natin ito i-store overnight. Mas maganda, guys, overnight bago nyo lutuin. Okay, para talagang sumipsip na yung marinade sa ating fish. And you can make your bangsilog with it if you want, yung mga kumakain pa ng kanin dyan. Pero ako, since nagkikito nga tayo, ito lang. Tsaka may kamatis, itlog na maalat, okay na ako doon. O kaya boiled egg, pwede na ako doon. So, ito na yung sinasabi ko, guys. Natapos ko na siyang i-coat. I'm arranging it na pantay-pantay yung ating fish sa ating container. Okay? So, skin side down and then yung flesh nakaangat. Now, once I'm done doing this, iikot-ikot ko pa rin yung ating container and then pubuhusan ko pa rin ng marinade para yung taas, yung pinaka nasa ibabaw, okay, malalagyan or mabababad pa rin siya sa ating marinade. So again, you cover this and put it in the fridge for at least overnight. So, ngayon natapos na tayo mag-marinate for at least overnight. Good morning sa inyo, guys. Okay, magpapainit tayo ng pure coconut oil.
sa ating kawali. And give me this chance to say thank you to my mom na binigay niya sa akin, ipinamanya niya sa akin itong kawali na ito na minana niya of course sa kanyang mga magulang, sa lolo't, galing pa sa lolo't lola ko. So bago siya umalis ng Pilipinas, binigay na niya sa akin. So finally, I have yung talagang pinamanang kawali. And gustong-gusto ko talagang lutuan ito kasi ang ganda-gandang magprito using this. Or kahit anong gisa-gisa, gusto ko siyang gamitin. So this is the color that we want to achieve. Dark golden brown color. Para naman dun sa mas gusto yung light golden brown, that's fine, okay? Kasi alam nyo, yung marinade natin, which comprises of vinegar and calamansi, habang minamarinate natin, niluluto na natin yung isda at that point. So, para na siyang kilawin or ceviche ang dating. Tapos, syempre, since daing na bangus nga ito, kailangan pa rin nating iprito. Hindi naman tayo nagkikilawin dito, okay? So, itutuloy-tuloy lang natin yung pagpiprito, guys. And, tatlo lang naman kami dito sa bahay. So, I'm just gonna fry 3 pieces for this morning, okay? And sasamahan ko na rin, let's say, ng meron ako dyang itlog na maalat, kamatis. So, kaya kamatis lang, okay na yun. Alright, para lang meron tayong vegetable on the side. And then, yung ibang natirang marinated na bangus, guys, pwede nyo pang i-continue to marinate that inside your fridge for at least a week. Okay? So, ang gagawin ko niyan, since marami-rami yung minarinate ko, every other 2 days, mukhang ito yung aming breakfast. Which is, of course, very healthy. It has your good source of protein coming from the bangus or the milkfish. It has your good source of fats from the coconut oil. And, of course, yung omega fatty acids na rin ng ating fish. Okay, and it's so flavorful, I guarantee you. Hindi niyo na kailangan bumili ng mga mamahaling daing na bangus sa grocery. Hindi naman natin alam kung anong nilagay doon, kung may preservative ba yon. Ito at least all natural ingredients and all keto-friendly ingredients ang ginamit natin sa paggawa ng ating daing na bangus. So this is it, guys. I hope marami kayong natutunan dito sa pagdadaing ng bangus. So, dun sa mga ayaw ng red meat, you can have this as your protein source when doing your keto or your low carb diet. Now, if you do like this recipe video, please do give it a thumbs up. Comment down below if you've tried making this recipe. Share this video recipe to your family and friends on Facebook and your social media accounts. You can also subscribe to my channel, Yen E, and tap that notification bell for new videos and recipes. So thanks again for watching, guys. See you again next time. Bye now.